Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Nandito na naman tayo sa ating paaralang panghimpapawid ng La Filipina National High School, ang Salida Teleradio Eskwela. Ako ang inyong teacher host, Amor B. Dasera. Sabay-sabay nating aralin ang module sa ikapitong baita na may pamagat na Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong Adarna. Ngayon, malugod kong ipakilala sa inyo ang ating teacher broadcaster, Ginang Cecilia Cabillo. Isang masiglang araw sa lahat ng nanonood sa Salida TV at nakikinig sa 98.3 Gold FM ng Tagum. Ako po'y lubos na nagagalak na ibabahagi sa inyo ang aralin sa Filipino, ikapitong baitang ikaapat na markahan. Ang paksa natin ay ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong Adarna. May mga layunin tayo dito sa ating paksa. Unang layunin, na ibabahagi ang sariling ideya tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng Ibong Adarna. Pangalawang layunin, na isusulat ng sistematiko ang mga nasaliksik na impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna. Pangatlong layunin, na ibibigay ang kahulugan at katangian ng kurido. Bago tayo mag-umpisa, ihanda muna ninyo ang inyong mga papel at panulat at ang self-learning module. At magbibigay ako ng pagsusulit kung may alam na ba kayo sa ating paksa ngayon. Sa bawat tanong, isulat ninyo ang titik ng sagot sa inyong papel. Handa na ba kayo? Unang katanungan. Ano ang tawag sa ibong binanggit sa ating paksa? A. Ibong Maya. B. Ibong Adarna. C. Ibong Kalapati. Kung ang sagot ninyo ay titik B, Ibong Adarna, tama. Dahil ang Ibong Adarna ang bida ng ating paksa. Ito ay nakapagpagaling ng may sakit. Pangalawang katanungan. Sa mga larawan, ano ang turing sa taong may korona? A. Kasambahay. B. Bayani. C. Maharlika. Kung ang sagot ninyo ay titik C, Maharlika, tama. Dahil ang mga tauhan sa ating paksa ay may hari at reyna. Sila ay may mabubuting ugali at katangian. Pangatlong katanungan. Ano ang tungkulin ng taong makikita sa larawan o ng isang pari? A. Nangangaral ng salita ng Diyos. B. Nagbibigay ng trabaho. C. Nagbibigay ng ayuda. Kung ang sagot ninyo ay A, nangangaral ng salita ng Diyos, mahusay. Dahil ang pari ang nagbibigay basbas dito sa lupa, lalong-lalo na sa ating tauhan ng paksa natin na dumaan sa maraming pagsubok. Pang-apat na katanungan. Batay sa larawan ng mga kababaihan na may mahabang damit, ano ang kanilang sinisimbolo? A. Mayaman. B. Mahinhin. C. Magaganda. Kung ang sagot ninyo ay B. Mahinhin, tama. Dahil ang mga prinsesa na nakasalamuha ng ating tauhan na bida ay may katangiang mahinhin. Panglimang katanungan, ano ang tungkulin ng simbahan sa lipunan? A. Mapalaganap ang Kristyanismo. B. Mapayapa ang mundo. C. Mabuklod ang mga tao. Ang tamang sagot ay titik A. Mapalaganap ang Kristyanismo. Dahil tungkulin ng mga nagdala dito sa atin ng Ibong Adarna ng paksa o kwento, ito ay palaganapin ang Kristyanismo. Nasagutan ba ninyo ng tama ang ating katanungan? Kung hindi naman, o kung tama lahat, mahusay kayo, pero kung hindi naman, huwag kayong mag-alala dahil ito lamang ay mga pagsubok. Alam niyo ba kung ano yung Ibong Adarna? Ang Ibong Adarna ang itinuturing na pinakapopular na kurido sa Pilipinas.
Alam mo ba na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin matukoy kung sino talaga ang sumulat ng Kuridong Ibong Adarna? Ayon kay Pura Santillan Castrense, ito ay sa kadahilanang ang kasaysayan ng kuridong ito ay maaring hinango o kinuha lamang sa mga kwentong nagmula sa Europa tulad ng bansa na Alemanya, Denmark, Austria, Finland at Romania. Naging dahilan din ito kung bakit hindi ganap na maituturing na bahagi ng panitikang Pilipino sapagkat hiram lamang sa ibang bansa ang kasaysayan nito. Maituturing na isang tulang romansa ang Ibong Adarna. Ang tulang romansa ay nakilala sa Europa noong panahong medieval o Middle Ages. Tinatayang noong 1610 mula sa bansang Mexico, ito ay nakarating sa Pilipinas na ginamit ng mga instrumento ng mga Espanyol upang mahimok ang mga katutubo na tangkilikin at yakapin ang Katolisismo. Ayon sa maraming kritiko, kahit na ang Ibong Adarna ay halaw lamang mula sa ibang bansa, umaangkop naman ito sa mga kalinangan at kultura ng mga Pilipino. Masasalamin sa akda ang mga natatanging kaugalian at pagpapahalaga ng mga Pilipino tulad ng pagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa Puong Maykapal, mataas na pagpapahalaga sa kapakanan ng pamilya, paggalang sa mga nakatatanda, pagtanaw ng utang na loob, mataas na pagtingin o paggalang ng mga anak sa magulang, pagtulong sa mga nangangailangan, pagkakaroon ng tibay at lakas ng loob sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay at mataas na pagpapahalaga sa puri at dangal ng kababaihan at iba pa. Ang akdang Ibong Adarna ay ituturing na panitikang pantakas dahil pansamantalang nakataka sa kanilang tunay na kalagayan ang mga Pilipino sa sandaling mabasa o mapanood ang akdang Ibong Adarna. Higit na kilala ang akdang Ibong Adarna sapagkat isinasagawa ito tuwing kapistahan at itinatanghal sa mga entabladong tulad ng komedya o moro-moro. Nagkakaroon ng pagkakaiba sa gamit at sa baybay ng mga salita dahil sa pasalinsaling pagsipi ang mga sulat kamay at maging ang mga nakalimbag na kopya ng Ibong Adarna. Noong 1949, matyaga at masusing pinag-aralan ni Marcelo P. Garcia ang iba't ibang sipi ng Ibong Adarna at inayos niya ang pagkakasulat lalo na ang sukat at tugma ng bawat saknong. At sa kasalukuyan, ang kanyang isinaayos na sipi ang karaniwang ginagamit sa mga paaralan at palimbagan. Alam niyo ba na ang Ibong Adarna ay isang kurido? Ano ba ang kurido at ang katangian nito? Ang salitang kurido ay mula sa kurido ng bansang Mexico na hinango naman sa salitang Espanyol na okurido na ang ibig sabihin ay nangyari. Mayroong katangian ng Ibong Adarna at batay ito sa mga sumusunod na pamantayan. Batay sa anyo, ito ay may 8 pantig sa bawat taludtod at 4 na taludtod sa isang taludturan. Ang pantig ay saltik ng dila at ang taludtod ay linya ng bawat tula. Halimbawa nito sa unang bahagi, uberhing kaibig-ibig, inanaming na sa langit, liwanagin niya ring isip nang sa layo'y di malihis. Kung bibigkasin natin, ang isang linya o taludtod ay nagkakaroon ng 8 pantig. Hanggang sa ikalawa, ikatlo at ikapat na taludtod, mayroon itong 8 pantig. Layunin. Ang layunin nito ay isinulat upang basahin at hindi upang awitin. Sa musika, ang himig o tempo ay mabilis na tinatawag na allegro dahil maiikli ang mga taludtod.
Ang paksa ay tungkol sa pananampalataya at alamat at kababalaghan. Ang katangian ng mga tauhan ay nagtataglay ng mga kapangyarihan o supernatural powers na hindi magagawa ng isang karaniwang tao. Mga halimbawa ng akdang kurido, ang ibong adarna, kabayong tabla, ang dama Ines, Prinsipe Florenio, Bernardo Carpio at iba pa. At isa sa mga kasanayang dapat malinang sa mga mag-aaral ay ang kasanayan ng pagsulat ng nasaliksik na impormasyon. Mahalaga ito sapagkat sa buhay ng isang mag-aaral ay may gawaing magsulat ng mga isinagawang pananaliksik, pagsusuri, pagmamasid, panonood at pakikinig. Mga sistematikong pagsulat. Una, maghanap ng mapagkakatiwalaang mga resources na maaring makuha sa internet, magasin, periodiko, aklat at iba pa. Pangalawa, kailangang maingat sa pangangalap ng datos. Pangatlo, masusing pag-aaral at pagbibigay kahulugan sa mga impormasyon. Pang-apat, dapat isaalang-alang ang pagpili ng paggamit ng angkop na mga salita at pagkakaugnay ng mga ideya sa paksa. Panglima, maaaring isulat ng malaya ang mga nakalap na mga impormasyon at isagawa ang pinatnubayang pagsulat upang mailahad ang iniisip at nadarama. Naging malinaw na ba sa inyo ang ating aralin? Mayroon ba kayong natutunan sa ating paksa? Ngayon ay susubukin natin ang inyong nalalaman. Kumuha kayo ng inyong papel at panulat at sagutin ninyo ang bawat katanungan. Ang bawat tanong ay mayroong 5 segundo. Hintayin ninyong matapos ang 5 segundo bago ninyo isulat ang titik ng inyong sagot sa inyong papel. Handa na ba kayo? Unang katanungan. Ano ang kahalagahan ng panitikang kurido sa buhay ng mga mag-aral? Mahalaga ang kurido upang A. Malinang ang kasanayan sa komunikasyon. B. Matutuhan ang angkop na pakikipagkapwa. C. Malinang ang kasanayan sa pagbasa at pagsulat. D. Matamo ang kultural na literacy o kamalayang kultural. Ang tamang sagot ay titik D. Pangalawang katanungan. Kailan nagsimulang lumaganap ang tulang romansa sa Pilipinas? A. Pre-colonial. B. Panahon ng Kastila. C. Edad Media sa bansang Europa. D. 17,000 mula sa Mexico. Ang tamang sagot ay titik B. Panahon ng Kastila. Ikatlong katanungan. Ano ang mahihinuha mong masasalamin sa tulang romansa sa dayuhang kaanyuan ng akdang kurido? A. Ang ating katutubong wika. B. Mga talinghagang likas na yamang sarili. C. Ang paggamit ng tauhan na prinsipe at prinsesa. D. Mga pagpapahalagang pamana ng ating mga ninuno, ang pagmamahal at paggalang sa magulang. Ang tamang sagot ay titik C, ang paggamit ng tauhan na prinsipe at prinsesa. Pang-apat na katanungan. Ano naman ang mababakas sa katutubong kaanyuan ng tulang romansa sa kurido na binihisa ng ating mga ninuno ng sariling likas na yamang karunungan? A. Ang paggamit ng tauhan na prinsipe at prinsesa. B. Tagpuan na karaniwang isang kaharian sa Europa. C. Diwang relihiyoso sa ngaring palaganapin ang Kristyanismo.
Di mga pagpapahalagang pamana ng ating mga ninuno, ang pagmamahal at paggalang sa magulang. Ang tamang sagot ay titik D, mga pagpapahalagang pamana ng ating mga ninuno, ang pagmamahal at paggalang sa magulang. Panglimang katanungan, alin sa mga sumusunod ang nagsasaad ng sistematikong pananaliksik sa pagkuha ng impormasyon kaugnay sa isang akda? A. Pagsasagawa ng pag-uulat, pasalita man o pasulat. B. Pagpili ng paksa at pangangalap ng mga impormasyon. C. Pakikipanayam sa mga mananalaysay at mga dalubwika. D. Pangangalap ng impormasyon sa tulong ng internet, silid aklatan at iba pang mapagkakatiwalang referensya. Ang tamang sagot ay titik D, pangangalap ng impormasyon sa tulong ng internet, silid aklatan at iba pang mapagkatiwalaang referensya. Punta tayo sa pang-anim na katanungan. Panuto, isulat sa papel T kung tama ang kaisipan hinggil sa kurido at M naman kung mali ang kaisipan. Mula sa salitang kurido ng Mexico, nahango naman sa Espanyol ng ukurido na nangahulugang pangyayari. Ang tamang sagot ay M dahil ang salitang gamitin ay nangyari. Pampitong tanong. Binubuo ng 12 pantig sa isang taludtod at 4 na taludtod sa isang saknong. Ito ay M dahil ito ay binubuo ng 8 pantig. Pangwalong katanungan. Mabilis ang himig o alegro sapagkat maiikli ang mga taludtod. Ang tamang sagot ay T. Pangsyam na katanungan. Patungkol sa relihiyon, alamat at kababalaghan. Ang tamang sagot ay T. Pangsampung katanungan. Walang taglay na kapangyarihan o supernatural ang mga tauhan na nahaharap sa pakikipagsapalarang malayong mangyari sa totoong buhay o realidad. Ang tamang sagot ay M, may taglay na kapangyarihan o superpowers ang mga tauhan. Naging malinaw na ba sa inyo ang ating aralin? Nabibigyan ba kayo ng mga panibagong kaalaman? Kung nakakuha kayo ng 10 tamang sagot, ibig sabihin nito ay kayo ay magagaling na mga mag-aaral. Bilang kasunduan, narito ang inyong mga gawain. Magsaliksik sa internet o anumang pwedeng mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna gamit ang gabay ng mga balangkas. May paksa na dapat gamitin, kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna. Dapat sagutin ang mga bahagi nito. Unang bahagi, saan at kailan nagsimulang lumaganap ang kuridong Ibong Adarna sa Pilipinas? Pangalawang bahagi, sino ang orihinal na may akda nito? Sa anong wika ito orihinal na nakasulat? Sino ang nagpakilala nito sa ating bansa?
ano ang layunin ng mga nagpalaganap nito? Pangatlong bahagi, ano-ano ang masasalaming dayuhang anyo at katutubong anyo ng Kuridong Ibong Adarna? Pang-apat na bahagi, bakit sinasabing hindi ito ganap na bahagi ng panitikang Pilipino? Panglimang bahagi, ano-ano ang mga karagdagang impormasyon na iyong nalalaman at nakalap tungkol sa Kuridong Ibong Adarna? Mayroon tayong rubric sa ating pagsusulat. Kailangang sundin ninyo ito upang maging inyong pamantayan. Mayroon dapat kayong nilalaman na nagkakaroon ito ng 3 puntos. Kailangan may pagkakaugnay ng mga ideya. Pangalawang pamantayan, sistematikong pagsulat, may 2 puntos. Kailangan maayos ang pagkakalahad ng mga detalye o nilalaman ng ginawang pagsaliksik. Pangatlong pamantayan, ang balarila na may 2 puntos. Ito ay may wastong gamit ng wika at salita. Sa iba namang mga puntos, kung magaling ay bibigyan ng 3 puntos na ibig sabihin mahusay na naiugnay ang mga ideya. Sa katamtaman naman may 2 puntos, di gaanong malinaw ang pagkakaugnay ng mga ideya. At sa 1 puntos naman, nangangailangan ng pagsasanay, ibig sabihin hindi malinaw ang pagkakaugnay ng mga ideya. Kung nasunod ninyo ang lahat ng ating rubric sa pagsulat, kayo ay magkakakuha sa kabuuan ng 21 puntos. Kung sino man ang makapagsulat ng ating kasunduan, pwede ninyong ipadala sa amin sa La Filipina National High School ang inyong mga naisulat at bibigyan namin ng papremyo ang may pinakamahusay na naisulat. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin. At hanggang sa muli at maraming salamat sa inyong pakikinig at paalam. Napakahusay! Maraming salamat sa iyo, Teacher Cecilia, at maraming salamat din sa ating mga manunood at tagapakinig. Naway may napulot kayong kaalaman buhat sa ating natalakay. Hanggang sa muli, paalam!